ここでba na karamihan sa mga nangamatay dito sa Davao City na mga vehicular accident ay nagaganap, no? Ang sakuna sa kahabaan ng diversion road dito sa Davao. Kasi ito yung isa sa mga pinakamatulin ng takbo rito. 60 km/h. 60 kph, no? So, dami mga nasagasaan, nagbabanggaan, talagang may patay, no? Dami casualties. Kasi kita niya naman, no, ang tutulin ng takbo ng mga sasakyan, tsaka ang dami nila, tsaka ang lalaki pa, no, mga prime mover, mga tin wheeler, mga panel, mga container van, gaya niyan, di ba? Bokyo. Tapos pagkatong araw, ano, gabi, no? Medyo madilim. Ay, hindi man madilim, may ilaw naman. Sapat naman yung street lighting, pero hindi siya sapat, no, para hindi magkabanggaan. Diba, nakikipagkarirahan. Wala, di tayo makasakay. O gaya nyan, o bokyo, or bao-bao. Tapos, paano yan? Kapag ka naputuran ng ano, hindi kakagat yung brake, diba? Delikado talaga itong lugar na ito dito. Hindi siya advisable para sa mga bata at mga senior citizen na tatawid dito lagi. O, tinan mo, di ba? Takbo. Hindi siya applicable. Hindi siya senior citizen and children friendly highway. Basta, di ba? Oo. Tapos, yun. Gaya niyan, may senior citizen. So paano yan tatawid ngayon? Kung tatawid man, siyempre di yan makatakbo, eh. Taga-Driara mo, boss? Taga-Driara mo? Aba ka? Kasi kung taga-Rito sila, siya, eh, pwede ko silang tatanungin kung meron ba itong mga pangyayari incidents na nagkabanggaan, no? Nagsalpukan. Kaya niyan, tawid. Basta yung ano, yung vibe ng lugar, nung highway, parang ano siya, prone sa aksidente. Tumatawid dito, talagang mananakbo talaga yan. Kaya hindi to siya ano, hindi siya applicable for children. Hindi siya children friendly and senior citizen friendly na lugar, no? So pampuputan dyan, delikado. Kaya dapat talaga may sariling sasakyan. Kaya hirap talaga mag-commute dito. Tingin muna bago tatawid, dahil isa lang ang buhay, walang replay, walang part 2, walang life potion, no? Na kailangan masagasaan ka ng tatlong mamatay ka ng tatlong beses hanggang bago ka maglaho. Yan, oh, diba? Ha.
Dapat may footbridge, no? Sige. Ayan, may mga bata. O, di ba? O, napakadelikado niyan. O, paano yan? Mananakbo sila, makipagkarira, no? Makipagka-patintiro sila sa mga sasakyan na napakatuloy ng takbo. Yun, sige, tawid. Okay. Sige, tawid. Diba? So, hindi siya ganun ka, no? Safe. Yeah, no, intersections. May mga labas-masok. Dapat may traffic light na dito, no. Dapat may mga traffic light para go, stop. Kasi ano to, diversion road eh. Oh, ganun kabilis ang takbo. Kahit pa naka-air brake 'yan. Pwede pa ring magmintis. Partida, alas 10 na to ha, lampas na, pero dahil pa rin sasakyan. Yan, natawid si kuya. Sige. Okay, tapos yung sasakyan na ipapasok siya sa may Paramount Riverfront Corporation City. Corporate City para. Yun, sige, o oh, diba? Tapos kanyari may ganyan sasakyan sa gitna. Tapos biglang may mag-uunahan na dalawang ano, malalaking mga sasakyan, no? Tapos mag-overtake. Tapos hindi nila makita to kasi gray pa naman, no? Hindi siya color white. Hindi siya ganun ka-visible. Sige. Ayun, worth it na giveaway. Okay. Okay. Tsaka hindi lahat ng mga dumadaan dito ng mga malalaking sasakyan ay kabisado ang lugar, no? Na dito sa area na to ay may mga intersections. May mga crossings. Tapos alam niyo ba itong kinatatayuan ko? Ito. Yan. Ano to? Madulas to kasi mabuhangin. So once na may mag-overtake dito na ano, na mga motor or mag-overshoot, no? Na mga mag-overtake tapos ma-overshoot sila sa lugar. So pwede silang hindi na sila makabalik, makabawi gawa nung ano siya, madulas, oh. Kasi mabuhangin, mabato. Yan yung ano, yan yung ikinapatay nung ano nung nakamotor. Dahil natumba sila, na-slide. Dahil nga yung ano, mabuhangin. Ayun, RIP.
Mag-alas 11 na pero dami pa rin sasakyan, no? Walang tigil. Alright, sakay na tayo. Ayaw. Garahe na daw. Bawal pala yun. Ayun, bawal pala sila, oh. Ano? Huli. Huli, pero hindi kulong. Ano ba? Dikit. Diba? Tsaka parang wala naman sasakay sa kanila. Gawa ng ano, no? Mga tao dyan, mga namamasyal sa loob ay bawang may mga sasakyan. Delikado kasi yan. Super highway kaya to. Diversion road, no? Delikado. Actually, kanina, kinakabahan ako. Every time na meron silang karga, ang dami. Pamilya, mga bata, tapos, ang bibilis magpatakbo ng mga tawag na ito. Mga sakyan. Siyempre, ano to eh? Diversion road, di ba? 60 kph. Tapos gabi na, no? Walang manghuhuli kaya mas paano pa doon, mas malakas pa, mas matulog pa. Tawid. Okay lang yun. Buti kung may ganyan, no? Kung may CTTM, oh. Bawal silang sumakay dun at bawal silang pumikap ng pasahero. Saging. Yan, sige. Ingat. Yung kanina, yung tumawid na apat, yung ano, mag-asawa tapos dalawang batang maliliit. Ayun, nakamotor lang yun sila. Napakadelikado nun. Bawal yun eh. Sayang no, hindi sila natsyumpuhan ng ano, mga TMO natin. Ulit sana yun. Sila makatawid-tawid kasi nga maharurot. Nagadriya mo? Mare tagiyaw. Sukat-sukat, nanay na desira siya, wala pa? Wala pa. Wala pa? Wala.
Very good. So asama itong mga ng mga motor na ano, nabanggaan na namatay. Mga ligsan. Diversion daw. O, taas, taas. So, nari ang abanda. Wala, wala. Ito kami, kami dito sa El Rio Dapit. O, patay. On the spot, oi. On the spot. Okay. Yan, yan yung motor. Kulo man, driver, oi. Dapat pag-request mo gano'n, footbridge. Ayan o, sila yung sumakay kanina ng ano, ng horror train na parang walang challenge. Buti naman pala, ano, wala pang namatay dito na area, no? Buti naman. Yes, yun. Pero doon daw kagabi sa May El Rio Vista area. On the spot. Gaya nito, nag-o-overtake sila sa gilid, no? Kaya yung iba nahuhulog sa gutter.
ganyang kulay oh. Hirap niya makita sa dilim, ano, sa kalsada paggabi. Kaya advantage talaga kapag puti kaya nito. Kaya noon. So yun lang no, hanggang dito na magtatapos yung ating vlog. So far, minsan lang tayo magbablog ng ganitong content no, yung mga super highway or mga diversion roads. Ako naman talaga dati nung bata pa ako, talagang mahilig na ako tumambay sa highway. Tapos yun, nagbibila ako ng mga dumadaan ng mga sasakyan. Oo. Tapos kumbaga parang kinakabisado ko or ano, tinitinan ko yung mga laki ng mga sasakyan, gano'n no, yung mga tumatawid. So yun lang, no? Thank you for watching and I have to say bye.